Ayos na rin, bisigan ng Senado ang umunoy pagpapadaan ng halos daw isang bilyong pisong pork barrel sa National Agribusiness Corporation o NABCOR. At napunta raw sa ilang peke umanong NGO. At kabilang sa imbitahan ng dalawang dating opisyal ng NABCOR, may mungkahi ring imbitahan ng dalawang miyembro ng media na umunoy tumanggap ng cheque mula rin sa korporasyon. Saksi si James Sante. Sasabayan na rin daw ng Senado ang pag-imbestiga ng Ombudsman sa umano'y pagpapadaan ng mahigit 1.25 billion pesos na Priority Development Assistance Fund o pork barrel ng ilang mambabata sa National Agribusiness Corporation o NABCOR. Mahigit 900 milyong piso nito napunta umano sa mga proyekto ng ilang foundation, kabilang ang tatlong konektado umano kay Janet Napoles. Kabilang sa mga iimbitahan sa dating National Agribusiness Corporation o NABCOR Vice President for Administration and Finance Rodora Mendoza, na hindi kumanta tungkol sa anomalya na una siyang humarap sa Senado. Gayon din si Victor Roman Cacal na dati ring opisyal ng NABCOR. Bagamat kabilang din sa 38 taong pinaiimbestigahan ng Ombudsman, nag-apply na ang dalawang maging state witness sa pork barrel scam. We were inclined to hear it. Why not? But in deference to the body, kailangan muna yung resolution ma-refer sa Blue Ribbon. Then we can go ahead and... Nais ding imbitahan sa Senado ni Senador Gilles Escudero, sina TV5 broadcaster Irwin Tulfo at DZBB anchor Melo Del Prado. Sinabi raw kasi ni na Mendoza at Cacal sa Philippine Daily Inquirer na tumanggap ang dalawang broadcaster ng tig 245,535 pesos mula sa NABCOR, halagang inilista bilang advertising expenses. Itinanggi na ni Tulfo sa Inquirer ang akusasyon. Si Del Prado naman tumanggi munang magbigay ng pahayag. At least pag inimbitahan sila sa Senado, pagkakataon niya na malagay din, ika nga, malathala din sa front page at sa headline anumang sagot o paliwanag meron sila. Karapatan nila yun. Sabi pa ni Mendoza sa Inquirer, isang kilalang TV at radio personality na hindi pa pinangalanan ang inabutan umano ng 2 milyong piso para tumigil na sa pagbatikos sa mga proyekto ng NABCOR. Pero hindi raw prioridad ng Blue Ribbon Committee ang pagpapatawag kina Tulfo at Del Prado hanggang walang formal na resolusyong inihahain ukol dito. Pag-aaralan naman daw mabuti ng Department of Justice ang salaysay ng mga taga-NABCOR. Kung matatandaan, dawit muli sa usapin sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla na dati nang itinanggi na kumita sila sa kanilang mga pork barrel. Gayon din sa dating Senador Edgardo Angara na naglaan umano ng 20 million pesos sa isang umano'y pekeng NGO. Giit ni Angara, hindi patas ang alegasyon na nadepensahan na niya sa Commission on Audit at hindi niya rin kilala si Napoles. Sa mga idinadawit naman sa Kamara, kabilang sa mga dumepensa si Yakap Party List Representative Carol Jane Lopez na naglaan umano ng 29 million pesos sa mga pekeng NGO. Handa raw siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon at walang ginawang masama. Iginiit naman ni Oriental Mindoro Governor Alfonso O'Malley Jr. na na-liquidate na ang pork barrel niya noong kongresista pa na idinaan sa NABCO. Hindi ako kinakabahan kasi na-liquidate naman yun sa amin. All the NGOs doon pinadaan, ang dapat nagbabalidate noon, yung agency. Ako si James Sante, ang inyong saksi.